Shall we have breakfast together? Yun, so magandang umaga mga kapatid at kung mapapansin natin ay ako'y naka Honda Click. Ano? Honda Click 125 yan. At nagpapasalamat ako sa kay Bro Marco. Yan. Maraming salamat sa Bro Marco sa pagpapahiram sa akin itong yung mahal na alaga, ano? At pangako ko naman aalagaan ko rin to, ano? So yan, at ngayon ay bibili ako ng manifold ng aking motor, ano? Dahil sa wala akong mahiraman talaga kanina pa ng motor. At ayaw ko namang gumamit kasi ng motor na hindi nakarehistro. So yan, ipresenta sa akin ni Bro Marco itong kanyang motor. Tingnan namin yung papeles ay sa May pa pala ang expiration nitong kanyang motor, ano. So yan, ginagamit-gamit ko. At siya nga pala, si Bro Marco po ay miyembro ng RSAP, ano. Yan, at maraming salamat, shoutout RSAP. Yan, kung saan nandun ay si Colonel Busita, na alam naman natin na matulungin din sa ating mga rider, ano. Yan. At ako rin ay nag-iintay na lang ako dito ng seminar ng RSAP para ako'y makasali, ano. Yan. Medyo low-low lang yung kanyang side mirror. Pero pasasaan ba't ayusin natin yan mamaya pagdating dun sa ano. Tayo pupunta ngayon sa North Fairview, ano. Yan. Para bumili ng piyesa natin sa ating motor. Yan. So yan, masasuggest ko sa inyo mga kapatid, ano, kung kayo ay maghihigpit ano ng tornilyo sa manifold ng inyong motor, ay huwag niyo pong hihigpitan ng sobrang higpit, ano. Sapagkat pag sobrang higpit na ganun ay posibleng madama yung ating manifold, ano, pagka tinanggal natin ang kanyang tornilyo or nut. Yan. Kaya higpit pogi lang. Kumbaga higpit pogi lang yung hindi lang ba umalog yung ating carburetor. Yan. Kung kayo po ay naka-carburetor, ha? Kung kayo naman ay naka-FI, ay hindi pa ako nakakapagbulat-lat ng FI. At magandang takbo ng ganitong motor na scooty type, at syempre ay relax din yung kamay mo, ano, kasi parang nakapatong ka lang, tapos ay pinipiga mo na lang yung silinyador, and then syempre yung kamay mo sa mga brake levers niya, no. Ayan. So sayang kasi yung araw kung di ako papasok. Ngayon po ay March 31, at bukas ay magsisimula na ang ating Holy Week. Kung sa tutusin nga, Holy Week na ngayon, eh, no? So, yan. At kaya ako naman babaklasin yung aking carburetor ay dahil sa nag-o-overflow na ang aking carburetor. Kaya naman naisipan ko na i-adjust yung floater niya. No? Yung pinaglalagyan ng float valve. Yan, kung ano. Kasi kung hindi ko yun may adjust ay lalakas ako sa gasolina, ano. So dahil sa hindi sa atin yung motor ay hindi natin ibabanking, ano. Yan, tama na yung ganun lang. mahirap ang yun ngang pinagkatiwalaan ka lang ng motor, di ba? Kailangan ay alagaan mo na lang, di ba? Ganun yung ano ko doon. Once sa pinagkatiwala sa'yo yung motor, ibig sabihin may tiwala sa'yo yung may-ari. Kaya naman ay dapat hindi natin sirain yung tiwala ng may-ari ng motor sa atin. Ano? Yan. So, sa mga nanghihiram ng motor, ano? Huwag masyadong kamote. No? May iba kasi ako nakikita dyan na pag pinahiram mo ng motor ay talagang kung ipagbirita nila ay sagad-sagad, no? At ang pinagkaiba naman ng ganitong motor sa
motor natin ay yung kanyang telescopic fork, no? Pati rin syempre yung mga brakes niya, no? Hindi ko pa rin naman kasi gamay yung mga ganitong motor, ano? Yung mga scooty, yan. Hindi ko mga gamay ito. Although nagkaroon na ako ng mga ganitong motor, scooty, yan. Iba pa rin yung sarili mong gamit araw-araw, no? Yun talaga ay gamay na gamay mo talaga yun. Ngayon nga, naghahanap pa ako ng mga apakan ko eh. Apakan ko na primera, segunda, tercera, kwarta, kita. No? Yan. So, yan ha. Muli, nagpapasalamat ako sa aking mabait na brother, no? Yan, si Bro Marco. Nakasama ko rin siya sa isang motor club, motorcycle club, ano? Yan. Kaya doon kami nagsimulang nagsimula kami doon sa isang motorcycle club na yun. So, hindi ko na lang sasabihin kung ano yung pangalan, ano. Yan. Pero okay din doon kasi nag-aano rin sila doon ng mga safety, mga motorista, ano. At umalis ako sa club kasi nga bawal sa kanila kasi yung maingay na motor. Siyempre, nakakahiya naman kung ako lang yung maingay. Although naka-silencer yung motor natin, pero maingay pa rin, ano. Kaya naman, mas pinili ko na lang na mag-left. Kesa naman sa, siyempre, diba, nakakahiya naman. Makikita nila na makikita ng ibang tao na, bakit ito si ganito ay naka-muffler. Kahit pa sabihin mo na naka-silencer siya, maingay pa rin yung motor niya. Kaya, yun. Kesa masira ko yung club, masira ko yung policy ng club, mas pinili ko na lang magmalis, di ba? Mas pinili ko na lang mag-left. Pero may pagkakataon pa rin naman na nagkakausap-usap kami, nagkikita-kita kami. Bang walang samaan ng loob, yung magkakaibigan pa rin kami, ano. Kahit na ganun yung nangyari, yeah. So masarap siyang gamitin, ha. Sa totoo lang. Masarap gamitin itong Honda Click na ito. Na 125, ayan. Yan, at maire-recommend ko ito sa inyo, ano, sa mga newbie, sa mga bagong magmumotor at gustong matuto, no. Yan, pwede itong Mio Click. Ay, Mio Click. Pinagsama yung mga Honda. Yung ano, Honda Click, yan. Honda Click 125, no. Yan. At syempre, smooth. Alam naman natin ang quality ng Honda, no. Smooth. Siyempre, iwas tayo sa mga lubak-lubak. Sa lalim ng lubak dito, grabe. Ayan. So, yan. At ito lang yung kasa kasi ng motocross na nakabukas ngayon. At sana talagang bukas sila. Ano, kasi tinawagan ko kanina yung tropa ko dito. Yun, sakto bukas. Tinawagan ko kanina yung tropa dito at bukas daw sila. Yun. Dito kasi sa may Fairview, malapit-lapit dito sa may Fairview. Kaya lang, ay sa may, oh tama, sa may SM Fairview, malapit sa Sabarte. Yan. Kaya lang ay sarado. Sarado sila kasi yung barangay daw doon ay sinisita daw sila. Kaya naman, mas pinili na nilang magsara muna, ano. So yan, andito na tayo at bibili muna tayo ng manifold, mga kapatid. Nang hanap pa ako ng mahihiraman eh. Dami-daming pera, grabe ka naman. Wala pa. Hindi ka nag-subscribe eh. Mabili ako. Busy si Boss Marlon. Baka mamatay si, ano, Brody. Mataba na yata eh. Kung bihira, wala pa nga daw. Pero kung umukit sa tore. Lock tower na.
Oh. Sa Pasig. Oo. Oh. Meron talaga nung kaya lang mahirap magkala. Kailoksang. Hindi, high-ten. High-ten pala. Oo, kasi mahigpit yung pagkakatornilyo. Mahigpit. Ngayon, nung pinukpo ko dito, pagpukpo ko paluwag, bumiyak dito. Tapos nalaglag. Hindi mo naman tinira na mainit. Hindi. Umaga ko tinira ngayon, pagkagising na pagkagising ko. Yan, pero man nung L. Saan? Magkano ba yan? Hindi mo tatanggal yan. Naku, bumilog. Sa'yo pala to? Walang iya ka? Ay, pre! Malakas yung tagas ng ano ko dito. Ano ba yun? Nilalagyan ba ito ng oil seal? Tumatagas dito yung langis ko. Oo, oil seal lang yan, pre. Ay, dito? Oo. Hindi walang oil seal yun? Ay, paano yun? Dito? Starter motor to eh. Paano? Ba't naglalangis yung ganyan ko? Pwede pa dito naglalangis dito, 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 dito. Dito. Ay, paano matanggal yung mga naglalangis dito? Gagawin mo lang. Oh. Pagbuksan mo dyan, linisin mo kasi may lupa-lupa yan, no? Sinarado mo eh. Oh. Kaya nagkaganyan yan. Tapos pahiran mo yung takip ng ganito. May maliit na bibili nito, para 45 pesos lang. Oh. Magagamit mo naman yun eh. Tapos lagyan mo yung takip bago mo itara. Yung mismong takip pa ang lalagyan mo, yung rod cast. Oh. Yung ano, ganun din dito. Para wala naglalakit dyan. Tapos dito, normal dito may tumutulo din. Kasi oh. Bukas mo yan. Ngayon, pagbukas mo niyan, huwag mong basta tatanggalin yung nasa loob, ha? Oh. Kasi pag nawala sa align niyan, hindi magpo-push card yun sa'yo. Oo. Oh. Lagyan mo lang din ito ng langit dito. Ay, ng ganito. Hindi ito. Hindi ulit. Huwag lang sobrang pangit para hindi umaawat dito. Ito sa akin may mga langit yan, pero wala akong dito. At saka mo'y sarado. Tapos yung dito. Meron din ako dito. Ito? Hmm. Sabi naman yung room. Hmm. Tatanggalin mo isang buong crankcase. Oo, oh, pag tinanggal mo to, mahirap din ito tanggalin. Kasi tatanggal mo niya, crankcase lang naman eh. Tapos, lalagyan mo tong ito dito bago mo ipasok to. Bago ipasok to. Kasi ang rider ganun din eh. Tatagal din mo ng ganito. Para mo sa ganito. Ay, meron kang ano nung ganito? Tawag doon? Oh, ito. Ito yan, pre. Walang iya ka. Hindi, yung ano ba tawag doon, yung gasket? Yung pulang gasket, ano mo ko ba naman? Yung ano, yung rubber. Ano ba, ganito? Oo, ito, itong goma nito. Meron. Baka pwedeng panakaw ako ng isa. Yung sa akin, wala, kaya nagtatalsigan. Oo, oh, tanggalin mo yan. Ganito lang ang nakakabit sa akin eh. Wala to. Tapos anong high temp na pintura pinang dali mo dyan? Yung pang ano talaga pre, pinampipintura siya sa mga, yun pang ihaw. Ihawan? High temperature na yan eh, 220 yung mas mahal yun eh. Mas ang ganda ba? Babaklasin mo lang yan ano? Babaklasin mo siyempre, tapos lihahin mo kahit pa paano. Pag naliha mo na. Ay di tatanggalin ko rin pala yung ganito ko. Pag binaklas ko. Ako kasi, para isang baklasan din, diretsong palit ng lining, eh, lagyan ng ganun. Ah, dali mo. Dadalihin ko nga mamaya. Ano ka trabaho, pre? Gano'ng katagal? Kailangan tuyo-tuyo ko dito. Siyempre, pag ikakabit mo, mahahawakan mo yan eh. Para walang fingerprint. Kailangan matagal ba matuyo yung high temp? Oo, hindi siya katulad ng Pilox, pre. Ang Pilox, pre, naka-indicate talaga sa kanya na
Hytel? Hindi. Kasi ano siya, iba yung material na ginamit sa kanya. Pwede ko magpapaga? Naku, hindi. Oo, Nat. Yun, nakabili na tayo ng pwede nating ilagay sa ating motorsiklo na manifold. Yan. At syempre, maraming salamat kay Adrian ng Motopos North Fairview. Yan. Sa mga gustong kumuha po ng Motopos dyan sa North Fairview, ano, yan. Ay, bisita na lang po kayo. Ano. At open naman sila everyday. Ano. Nag-a-announce naman sila kung close sila, ano. Yan. Yan po yung aking mga... Buti talaga ay marami tayong mga kaibigan, ano. At subscriber ko daw siya. Sabi niya. Yan. Kaya naman, nagpapasalamat talaga ako, ano. At thankful ako na meron akong mga ganyang klaseng mga kaibigan, ano. Yung kaibigan na talagang tutulungan ka sa mga problema, no, ng iyong motor, o sa kung ano man ang dumating na problema sa iyo, no. Yan. At always nandyan yan sila Adrian at yung mekaniko rin na malupit ng Motopush, yan, dyan sa North Fairview. Yan, maraming salamat, ano. Siyempre, nakakuha tayo ng mga tips para hindi magtuluan lang isong ating motor. Kaya naman, ngayong darating na Holy Week season, ay babanatan natin ang ating motor. Ano? Yeah. Bukas sa bukas ay dadalihin natin yan, ano? Para maayos natin ng mas maganda, ano? At ma-fit natin ng mas maayos yung ating motor at nang hindi magtuloy yung mga langis natin, ano. So, masasabi ko lang talaga dito sa motor na ito ay napakasarap gamitin. Medyo nagagamay ko na siya, no, kung paano ko siya i-brakes, yeah. Medyo nagagamay ko na. Kasi sa motor ko, yan, sa Typhoon, ay ang ginagamit ko kasing brake doon ay front brake lang, ano. So, dito yung front brake niya ay hindi ganun ka-epektibo. Ano? Hindi ka mukha ng front brake natin na pagka talagang napiga mo ng todo ay ibibigay niya, no, o ititiwari ka niya, no. Eh, dito hindi, eh. Kahit na bigay mo ng, yan, pigang-piga, hindi ka nahinto, no. Pero nararamdaman mo yung kapit niya pag brake mo. Ang isa ko lang talaga masasabi talaga sa Honda ay talagang ganda ng pagkakagawa nila, no. Ramdam na ramdam ko yung smooth nung makina niya, no, pag ayan, no, pagpasok na ganyan, no. Yung sarap, no. Yeah. Napakasarap gamitin ng motor na ito, no. So yan, maraming salamat kay Bro Marco Inocente ng RSAP. Yeah, talagang ligas talaga sa mga RSAP talaga yung mga tumutulong, eh, no. So yan, at ang tanong na lang ay kailan kaya magkakaroon ng seminar si Colonel Busita dito sa amin dito sa Amparo, no. At nang sa ganun ay kasi talaga totoo lang ay maraming gusto mag RSAP dito sa Amparo. Medyo gamay ko na siya. At yun, ang sarap niya, no, pag nagamay talaga, no, grabe. Kaya pala talaga nga maraming kumuha nitong Honda Click 125 na ito, ano. Sarap niya gamitin, no, grabe, oh. Alam yung ramdam na ramdam mo yung power ng 125 na CC ng motor, ano. At sa torque ay ayos lang din, no. At syempre yung tahimik tong makina niya, no? Grabe. Parang hindi na andar.
Nalaglag! Yo, nga talaga napakasarap talaga naman ng gusto ko matry yung power niya talaga, no? Pero syempre, sa pagtatry ay kailangan na may ikonting ingat ka rin, ano? So, ngayon ko lang ito gagawin, ano? Gusto ko lang talaga maramdaman talaga, ano? Yung full potential ng motor na ito, ano? Pero hindi naman yung atin na ipagbabali pala subasan, ano? Yung sakto lang yung titikman lang natin, ano? Total ay medyo kabisado ko naman na yung braking niya, yan. Kaya okay na siguro to, no. At syempre maiksing siguro 100 meters lang ito. No, yan, sige. Yan, all right. Ito na 'yon. Grabe, nakakatakot. So yan, yun lang muna, ano, dito ko na muna tatapusin yung ating vlog for the day. And syempre ay mga kapatid, ay palagi po kayo mag-iingat at syempre face mask, face shield, ano? Yan, wag na wag niyo kakalimutan 'yan, ano. At syempre, pag naka-face mask, face shield kayo, ay observe social distancing na rin, ano? Nang sa ganun ay makaiwas tayo sa virus, no? And, as long as kabisado ko na siya, pwede na ako sumingit. Observe social distancing and syempre, pray, no? Ayan, pagdasal natin ng buong mundo, no? Na matapos na itong pandemya na ito. So, dito na lang tayo mga kapatid. To God be the glory. And syempre, Poshmoto is the name. Racing is not my game. Goodbye.